Ayan, so welcome back dito sa aming munting shop, no? So meron naman tayong helmet na i-review. Again, isang Thunder 4 SB. So iba naman yung kanyang design. Nakalagay dito is cheap design yung nakalagay sa design na tong shell. Ayan. So isang Thunder 4 SB pa rin. Ayan, Thunder 4 graphic eye chip. Designed and produced by MT Helmet. So originally, designed from the company na MT Helmet. Ayan, kung gusto nyo yung scan ito, ayan, pwede nyo itong scan. And then, ano ba mga features nito? Fog off, ready. Pin lock, ready. Version ay 100% max. And then, best quality, may ECE nakalagay. Ayan, dito. R22.06 certified. Product tested by Aplos Eriada. Designed by MT Helmet and Europe. And then, syempre, may mga code dito. Helmet, MT FF1, 8SV, Thunder 4 SV chip, B5, Matred, XL, and then may mga barcode siya. And then, QC pass. Ayan, nakalagay. Photo, chromatic, fog off ready. Ayan. So, siguro, hindi ka natin siguro maglalagay ng anti-fog para dito sa lens kasi already na siya built-in dito sa kanyang dalang lens, no? Ano pa ba? Quick release, PC lens, 2.2 thickness yung foam, anti-scratch, and then, kung gusto mo siya makita yung full niya na specs, ay scan mo lang yung barcode na to. Pinagmamalaki ko dito sa brand na to kasi belong siya sa top 10 most safety helmet sa buong mundo. So nasa top 8 siya, no? So kukonsider natin yon kasi nga bumibili tayo ng helmet para sa atin, and then syempre design and safety. Yung number one kasi safety, kaya nga tayo nag-helmet kasi yun yung pinaka-importante sa body parts natin. Ayan, so balik tayo dito. Ano ba ang meron dito? Air intake. Yung labasan ng hangin sa likod, napaka-unique. Ayan, meron siyang para dito. Makikita mo talaga na functional. And then yung mga ano niya, certified or some permits. Kung gaano siya ka certified na helmet. ICC with bar code. Ayan, tapos may serial something number dito and ECE. And then R22.06. Ewan ko anong meaning niyan. Di pa ako expert sa ganyan. MVSS number 218 certified. Ayan, and the helmet may nakalagay dito XL 61 62. Ito yung helmet size ko, no? So matte red siya, tapos may gray, tapos may black. Ayan, napaka simple. And then may badge. Ayun, kung badge nga tawag dito. Paki-comment kung sakto yung pagkasabi ko na parang logo or badge tawag dito. Ayan, and then yung bagong mechanism na dito ay kinetic mechanism. Ayan, and then yung sa loob niya, and then yung photochromatic and fog off ready yung kanyang dalang lens. And then syempre dahil usong-uso naman yung dual visor, dito mawawala sa gantong helmet yung kanyang dual visor. So yung kanyang switch nandito lang sa gilid, no? Ayan, napakaganda. And then yung space, ayan, ganyan na lang yung kanyang space. Ayan, yung kumbaga yung gap niya. And then syempre ito para hindi siya pumasok yung mga tubig. And then same pa rin yung dito. Sa Revenge 2 kasi ganun din. And then yung kanyang lock ay ipupush mo lang. Ayan, maglalock na yung main visor. So yung dala nito sa ganitong helmet ay clear lens lang. And then yun nga, syempre sa loob ay yung sun visor. Removable sun visor, one hand control up and down lock position. Remove this film before your riding. Yun niya. UV protection. Ayan. Fast dark mode. So, kumbaga ito yung ibang-iba siya talaga sa ibang helmet. Kasi yung usually na naman talaga na second visor sa loob ay black lang siya. And then, hindi siya nag-clear kapag gabi. So, hindi mo siya magagamit kapag gabi. Pero ito, sa model na to or sa brand na to, pwede mo siyang gamitin kahit gabi yung kanyang second lens sa loob. Kaya nga nakalagay yung fast dark mode. Ayan. Anti-scratch din. So, anti-scratch na to sa labas. Yung main visor and then sa loob din. Impact resistant. Yun nga. So, ayan. Napakaganda talaga. Isa sa one of the best design na lumabas ng MT helmet na brand, no? So, yun. Tingnan naman natin yung anyang foam. Ayan. Ayan. Napakaganda. So, in terms sa kanyang paddings or foam na tinatawag ay napakalambot. And then, syempre, sobrang kapal. And then, sa loob, grabe. So, makapal din yung dito sa may uluhan. And then, nakita ko doon sa internet, yung materials daw ng paddings or cover ng paddings ay matagal. Siyang mangamoy or magbaho. So,
One of the reasons siguro na naging sikat ngayon yung MT helmet, yun nga, kasi yung mga materials niya is from Europe. And then, yung purpose nito, yung parang hard plastic na nakalagay dyan, kapag pinatong mo siya, kapag pinatong natin siya dito, ayan, hindi kasi makita ng sa GoPro. Pero, pag pinatong natin to, ito yung mismo nagiging stand niya. And then, hindi siya masyadong lumalapat yung kanyang foam dito. And then, syempre, hindi mawawala pala before natin kalimutan yung quick release. Ayan, ipukul nyo lang to and then marirelease na. Pero yung iba, mas gusto nila yung D-ring. So, yung iba talaga, yung halos dito sa atin, dito sa amin or sa Pinas ay medyo mas gusto ng mga Pinoy yung quick release kasi nga hindi siya mahirap isuot and then hindi din siya mahirap hugutin. And then, syempre, hindi mawawala yung emergency pull. So, sa halos ng mga sikat na helmet ngayon, meron na nito. And then, yung kanyang wind deflection. Ayan, gaano pa to ka. Siguro mga isang daliri yung haba or yung lapad nito. Yung, tawag nito, parting or chin, parting na tinatawag. Ayan, basta yun. And then, so design, build quality, approve, or yung mga design niya, functional, or vents, outer vents. Yung kanyang visor, inner visor, napaka-perfect kasi kumbaga nasa kanya na lahat, pinlock ready, dual lens, bago mechanism or kinetic mechanism for release ng visor, may spoiler na built-in. And then yung kanyang ewan ko lang kung ilang top speed yung matatakbo mo nito na tawag dito, yung makakarinig ka na ng wind noise. Hindi pa ako dun sure kasi hindi pa naman ako nagkaroon ng helmet na ganito. Na for me talaga na gagamitin natin kasi may hinihintay akong design. Same din ito, MT helmet din na Thunder pero iba yung design. Yun yung gusto kong helmet. Basta makikita nyo din yon kapag in-upload na natin. And then syempre yung ating motard type. Nga pala available na sa atin yung mga rim. Ayan, kumbaga rim set na motard for CRF. Yung ngayon yung available. Then kasi yung syempre yung motor natin. Ayan, yung WR155. So magto 2 years na yan. Ayan, napakaganda. Kinonvert na namin sa motard kasi maganda siyang tignan. And then, yun nga, maganda. So, 140 yung size na I think na maganda dito ilagay. And then, 120 dun sa harap. And then, syempre, yung pang CRF, yung hub niya is red. Tapos, dito yung rim niya is black. And then, yung silver, yung kanyang radius. Yung nipples niya is ganun din, silver din. Kaya, balik tayo dito sa MT, no? So, huwag kalimutan, isa to sa mga top 8 or top 10. Top 8 siya sa top 10. I mean, top 8 siya according to the Google. Itong brand na to ay isa sa pinaka the best na helmet in terms of safety siguro. Yun naman kasi yung nakalagay. Siyempre, yun din ang sabihin natin. So, yun lang. At least, kung bibili ka ng ganitong helmet, surely talaga. Kaya nga, ito yung din yung brand na ginagamit namin ng girlfriend ko ay yung MT helmet. No? Sulit na sulit talaga. Ever since nagkaroon ako ng sarili kong motor, ay MT na yung helmet ko. So, pang-apat na ako nakabili ng MT. So, yun lang. In terms of price, saktong-sakto siya. Mabibili nyo sa dito sa amin ay 6.8. Ayan. Sabihin ko na, 6.8. So, meron pa naman tayo mga ibang helmet dyan. May merong 3 plus, 3, 7, 3, 5, 3, 9, 4, 9, 4, 5, 4, 6. Tawag dito. Ito na siguro ang pinakamahal ko na helmet na available ngayon. Siyempre, magkakaroon din tayo ng mga carbon na helmet. Yan nga lang ay dito sa amin kasi kumaga ang binibili ng mga tao dito ay mura tapos quality, maganda ang design. Siyempre yun yung ibibigay natin sa kanila. Pero kung in terms naman sa safety and design, ito yung pinupush ko talaga yung MT. And then yung mga carbon na sa susunod. Siyempre yung mga oil available din dyan, mga naked gloves, ayan. Basta punta lang ako dito sa shop namin, lalagay ko dyan sa ilalim kung ano yung address namin. So, sa mga taga Iloilo, pwede kayong pumunta dito, picture-picture, bumisit, magkwentuhan, pwede kahit di ka bumili, o trip mo bumili, mas ayos. And then, sa mga naghahanap ng rim set for motard, available din. So, mahaba na yung video natin. So, yun lang. See you again in another video. Peace!